Hi there guys! What's up? Again, it's me, your one and only Coochie or Coochie. And for today's video, flex ko lang sa inyo yung tinatawag nilang best facial cleanser for oily and acne-prone skin type. So, ito ngayon, medyo mag-backstory lang tayo. I've mentioned it already doon sa mga previous videos ko na ito yung sinasabi sa akin ng pinsan ko na ginamit niya before na super effective sa kanya. Hindi siya nagkaroon ng breakout. And bagay talaga to sa mga acne-prone skin nga at saka sa oily skin. So, ito nga yung formulation ng RDL Baby Face No. 3 and then yung Escalar Classic White. So, pinaghahalo siya and then yun yung i-apply mo. 1:1 siya. Later on, papakita ko sa inyo kung paano siya i-prepare. So, if ang problema mo is acne-prone skin ka or yung type ng skin mo is oily, then keep on watching. Papakita ko sa inyo yung naging resulta niya. Day by day, binidyo ko siya habang ina-apply ko, blinag ko, para makita natin yung resulta niya at kung paano siya umabot sa ganito na effect niya sa skin ko. So, ayun. Dun sa mga kapapanood pa lang or kabibisit pa rin ng channel ko, please do subscribe to my channel and click on the notification bell below. And again, dun sa mga nakasubscribe na, thank you ulit sa inyo. So, ayun na. Pakita ko sa inyo muna kung paano siya timplahin. So, guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na facial cleanser na ginagamit or na-recommend sa akin ng pinsan ko. It's the Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution No. 3 plus yung Escanol Classic or your Escanol Clear. So, both maliit pa lang yung binili natin since susubukan pa lang natin siya kung effective ba siya sa atin or kung okay ba siya, okay siya sa skin. So, ito naman is yung empty bottle ng ginagamit ko na facial cleanser, papaya extract, baby face RDL. So, dito natin siya paghahaluin dalawa. Yun. Tapos, ito cosmetic funnel para to make sure na hindi matapon or magkalat-kalat. So, yun. Tara, mixan natin siya. Let's start dito. It's actually a 30 ml. Yan, 30 ml to. Ito yung smallest ng RDL na solution No. 3. Ito nga yung cosmetic funnel na gagamitin natin. Then, haluin lang siya. Or, ibubuhos pala. Yan. Since ang peg niya is 1:1, so meaning if 30 ml yung tretinoin na gagamitin natin, kailangan 30 ml din tong Escanol na clear white. Since hindi ko makita, kanina ko pa hinahanap sa grocery store kung nasan siya, kung ilang ml siya, walang nakalagay. Hindi ko alam kung bakit. Sanin na din natin siya dito to make sure na 30 ml din yung ilalagay natin na Escanol. So, ayan na. Napuno na natin itong isa ng Escanol. So, buhos na rin natin siya dito para mix. So, ayan na. So, bali 1:1 na siya. 30 ml na tretinoin plus 30 ml na Escanol clear. Then, yan na. I-ano natin siya here. And ito yung gagamitin natin for, I think siguro mga 5 or 7 days para makita natin talaga kung ano yung magiging effect niya. Ito na yung gagamitin natin as facial cleanser. If you can see, 1:1 talaga yung pagtimpla niya. So, meaning, if 50 ml yung gagamitin yung classic white na skin na Escanol, then ibig sabihin, 50 ml din yung RDL No. 3 baby face na ilalagay nyo. So, kung sa tingin nyo naman is sensitive or sobrang magiging mahapdian or magkakalmang sting pag in-apply nyo yung formulation,
Nasa sa inyo naman yon kung gusto nyong bawasan or mas dagdagan yung Eskinol Classic White kesa doon sa baby face number 3 na tretinoin. Kasi tretinoin yon, so medyo harsh talaga yun sa skin at saka magkakaroon talaga yun ang mga side effects like or ng downtime. Like mamumula yung mukha kasi nga magbabakbak siya parang at first. Susunugin niya yung mukha mo, so magkakaroon siya ng burning effect. Tapos namumula-mula siya, so may downtime talaga to. Pero promise, I can assure you na sulit naman talaga yung downtime niya o yung pag-iintay. So tsaga-tsaga lang talaga. Pakita ko din sa inyo yung day by day na naging resulta niya or yung naging effect niya sa mukha natin. So today's the first day na gagamitin natin yung mixture ng or yung formulation ng RDL na baby face number 3 at saka yung Eskinol Clear or yung Eskinol na original. So, wala naman akong ibang nag-stop ako today ng lahat ng anything na nilalagay ko sa mukha ko. Especially yung mga aloe vera gel, yung mga moisturizer, ganyan. So, ito katatapos ng mag-shower. So, plain lang to na soap lang, which is yung RDL nga na, CY Gabriel na papaya soap. So, yun. Itas, gagamitin natin ito. So, ngayon yung first day. Yan yung itsura. Gagawin natin to every night for at least 5 or 7 consecutive nights para makita natin yung difference niya. So, yan yung status ng mukha natin ngayon. Kasi yan yung mga namumula. Wala lang yan. After lang maligo, talagang pulahin lang yung mukha ko. Let's go. Gawin natin to every night na same lighting, same yung position para ma-check natin or makita natin kung may improvement siya. Dito na tayo nitong mixture or formulation ng RDL Baby Face Number 3 and Eskinol Clear. Akala ko magda-dry kaninang umaga nung first time na pinahid natin last night. Okay naman, hindi naman. Wala pa naman din ako napapansin na any changes. And make sure na mag-patch test muna kayo at 24 hours, at least 24 hours before nyo subukan to. Yun. So, ayun siya. Ang patanggal din kasi ito ng whiteheads and blackheads. So, tsaka malakas daw makapagpaputi. So, yan. Day 2 tayo. So, day 3 na tayo. And if you noticed, medyo parang nag-rosy cheeks siya, mapula. Kasi since nga, cleanser siya, so ginagamit ko siya every time na katatapos kong maligo. So, bali twice ko siya ginagamit, isa morning at saka sa evening. Which is ito nga, evening yung ginagawa natin. Sa pansin ko, nung ika-third day niya na, humahap din na siya. Unlike nung first 2 days, okay lang, parang normal na cleanser lang siya na hindi mahapde. Ngayon, may kasama na siyang hapde na malamig. Tapos medyo nagda-dry na rin yung skin. Siguro nga since nga kasi may hydroquinone to. So, medyo mag-exfoliate siya. So, yun. Sa una, siguro mga 3 or 4 days na paglalagay natin, mafe-feel talaga natin yung mahapdi siya tapos yung parang nababanat after. Ayan, pumupula siya kapag kapahid. Yun kasi yung sign na parang susunugin niya yung balat and then after nun, saka siya magbabakbak or magbabalat-balat. So, yun. Ano lang natin, observe pa rin natin siya or tingnan natin kung ano yung mangyayari. On the 5th day or 6th day, tingnan natin. If gagawin natin siyang longer hanggang di natin nakikita yung result. So, siguro mga kahit mag more than 7 days tayo, okay pa naman. Okay lang. So, yun. So, ito yung status niya on the 3rd day. So, we're on its 4th day. Ayan, if you noticed, mas nagpupula-pula yung mukha ko. May downtime pala siya. Hindi ko alam. Nagda-dry siya.
Kaya ayan, parang hindi siya moisturized. And since in-stop ko nga lahat ng nilalagay ko, to make sure na makita talaga natin yung effect nito. So hopefully, maging effective naman siya. Ayan, ang pula-pula niya, parang nagde-lechon yung mukha. Tsaka, kaya parang naging lalong visible yung pimple marks. Ayan. So ganun pa rin, mahapdi pa din siya during fourth day. Pero tolerable naman yung hapdi niya. Ayan, nagpupula-pula siya kasi trinitreat niya nga yung mukha. So, since effective naman talaga, proven naman effective ang hydroquinone sa pimples. So, lalo na sa mga may fresh pimples, siguro ito yung day na mapapansin nyo na natutuyo yung pimples. So, yan siya. Ito yan, redness niyan sa after ko lang kasi maligo, kaya ganyan. Pero ito, yan, dito banda, namumula talaga siya kapag ka-apply since nga may hydroquinone. We're on our fifth day. So if you notice, ang tagal nung downtime niya, nag-dry pa rin yung texture nung skin. Tapos ayan siya, oh, ayan, nag-dry. Tapos namumula-mula talaga siya. Tapos sobrang hapdi niya na ngayon. So baka mag-fan ako after kung i-apply. Ayan, ayan. Ang hapdi niya na pag ina-apply. Unlike nung first 2 days, sakto lang. So mukhang medyo matatagalan yung pag-test natin. Ayan na siya. Yan. Fifth day. Hi! So, we're on our 6th day. If you notice, nagkikintab-kintab siya kasi nag-micro-peeling. Ayan. Tapos, sobrang dry niya na. And, ganun pa rin yung redness niya, namumula-mula pa rin. Tapos, yung hapdi na, hindi na siya masyadong mahapdi ngayon. Ayan. So far, wala naman breakout or anything. Yung nakikintab-kintab na siya kasi yung mag-micro-peel na. Seventh day. Wala na akong masabi. So ayan siya, namumula. Pa din. Ang tagal na ng downtime niya. Nagma-micro-peel na din siya. Make sure lang na mag-sunblock kayo if lumalabas kayo sa tanghali or sa umaga pag may araw while using this formulation. We're on our 8th day. So if na-notice nyo siya, medyo na-lessen na yung pamumula niya and then parang paputi na siya. Parang maputi na siya ulit na pinkish. Parang ganun yung ano niya. Pero since makintab-kintab pa rin, and nakikita ko, yan, meron pa rin mga micro-micro-peeling. Ayun, yung part na mga makikintab. Yan, so, day 8 na tayo. And hindi na rin siya mahapde na ipahid masyado. Pero ganun pa rin, medyo namumula-mula pa rin siya kapag every time na ina-apply. Medyo matagal nga lang kasi talaga yung downtime niya since may halo kasi siya, so hindi lang talaga siya tretinoin. So medyo light yung dating nung formulation, kaya matagal yung pagbabakbak or yung pag-micropeel.
Pero yun nga, if you notice, parang medyo maaliwalas na siya ngayon compared nung mga 4th, 5th day. Yan, parang papunta na siya dun sa paputi na. Hi there! So, day 9 na tayo. Ayan siya. Mapusaw na nga siya pero kanina napansin ko after ko mag-shower meron siyang micro-peeling pa rin. Kaya ayan, may mga makikintab-kintab pa na part. Kasi hindi pa siya tapos talaga sa pagpipil. So, kaya ayon. Tapos, okay na din siya. Hindi na rin siya mahapding gamitin. And wala naman breakout so far. So, ayan. 9th day na tayo. And if napapansin nyo, pumuputi na siya na pinkish. Except kapag ka naglalagay, kasi pag naglalagay, is bigla talaga siyang mamumula. So I guess siguro 3 more days na lang, makikita na natin talaga yung pinaka-effect niya. Compare natin siya doon sa first day. Tenth day! Hindi na siya mahapde. And hindi na masyadong mahapde. And hindi na rin agad siya yung talagang namumula pagka in-apply. Parang malamig lang siya. There you go. So guys, if you notice nga, sobrang mura lang niya, napaka-affordable lang niya. Parang less than 100 lang siya, almost 100 lang yung dalawang first na binili ko na parehas lang na maliit. Then sinukat ko siya sa isang bottle para maging 1:1 talaga siya. So during first day, if napansin niya din, yung first day niya is sakto lang siya, hindi naman siya mahapde, okay naman siyang ipahid. Then mararamdaman mo kaagad yung parang nababanat siya. Siguro pre-prep niya na or naninibago pa lang yung face natin doon. Then on the third day, if napansin niyo, medyo namumula na siya. Medyo humahapdi na. So you can see doon sa video natin during third day, namumula na tapos lalong parang nag-oily siya. Since nag-i-start na siya na ma-burn or masunog, if you notice, hindi na siya yung masyadong maputi during the first day. Medyo may redness na siya. So, yun. Ang ano lang niya is medyo matagal yung downtime niya. Nakita niyo parang during 8th day, 9th day, ganun pa din. Meron pa rin siyang ang paghapde or mahapdi pa rin siya kapag ina-apply siya na to the point na tinatapat ko na siya minsan sa tapat ng electric fan or kaya sa aircon after ko siyang i-apply. Pero hindi naman din ganun katagal yung effect niya na mahapde or yung burning effect niya. Tolerable din naman siya. Hindi naman yung tipong parang talaga nasusunog na naaagnas na yung mukha mo. So yun, during the 10th day, doon ko nakita talaga yung pinaka naging resulta niya. Naging rosy cheeks siya, doon na rin yung mga napansin rin ng mga friends ko. Kasi matagal ko nang ginawa itong video na yon, like last month ko pa ginagawa yung pag-a-apply niya. So, right now, to be honest, siguro mga nasa 3 weeks na ako or mag 4 weeks na ako, yun yung ginagamit na cleanser at night. So, medyo may threatening na yun nga siya, kaya siya mahapde. So, ginagamit ko lang siya during night time. So sa umaga, wala na akong ginagamit, naghihilamos lang ako, which is yung CY Gabriel Papaya nga yung ginagamit natin na panghilamos. Then sa gabi, once ko lang siyang ina-apply. Siguro during the first 3 days, parang twice ko siyang ina-apply sa umaga at saka sa gabi. Kaya lang sobra siyang humahapde. And very important din, na habang gumagamit ka or ginagamit mo tong formulation na to, is mag-apply ka talaga ng sunblock cream. Any sunblock cream will do as long as it is like 50 plus yung SPF niya para lalo na kapag yung sobrang exposed ka or lumalabas ka talaga. Kasi ako hindi rin naman ako masyadong lumalabas since I work from home. Pag lumalabas lang ako is minsan tanghali, may pupuntahan, like pag may errands,
Pero important pa rin na maglalagay ka ng sunblock kahit hindi ka talaga yung naka-expose sa araw. Kasi sabi nila, as long as may araw, parang yung ano niya is maaano pa din. So, yun. Parang ganon. So, better na mag-ingat na or better na maglagay na talaga ng sunblock habang gumagamit doon. Since, nagbabalat-balat nga kasi siya para maalagaan din yung new skin. So, yun. Overall, maganda nga siya. Hindi ako nagkaroon ng breakout sa tagal ng gamit ko noon. Maayos siya. Then, naging parang rosy cheeks nga siya. Mamula-mula yung si cheeks. Sakto-sakto lang siya kasi dito lang talaga siya sa ganito. Hindi siya yung buong mukha mapula. So, if you notice yan, matagal ko nang ginagamit. 1 month ko na siyang ginagamit. And effective nga siya. Nabawasan yung sebum or hindi na ako masyadong nag-oil or hindi na masyadong oily yung mukha ko. Then, no breakouts, whiteheads, blackheads, natanggal siya. And then, nabawasan din yung hindi na masyadong visible yung mga deep scars natin or yung mga pimple marks or black spots. Black spots, yun. So, overall, maganda siya, okay siya. I rate it as 9 out of 10 and itutuloy ko lang siyang gamitin. Kasi pag nagtagal siya, kapag once na nag-exfoliate na, tapos yung new skin na yung nandun, hindi na siya mahapde. The time na mahapdi lang siya or may burning sensation lang is habang nagbabalat siya during downtime. Pero after 8, 9, or 10 days, okay na siya, mawawala na siya as normal na lang yung pag-apply niya or yung paglagay natin or yung feel niya is malamig na lang. Yun na lang. And then once a day ko nga lang siyang ginagamit since it has tretinoin nga. So bagay na bagay ito doon sa mga nagbe-breakout, sobrang madaling makatuyo ng pimple or ng tigyawat yung tretinoin. We all know naman na yun yung ginagamot or yun yung binibigay ng mga dermatologists kapag ka meron yung mga sariwa ng mga pimples. So yun, at the same time, itong formulation or itong ginamit ko is nakakatulong din to lessen yung scars. So, bali ganito yung magiging itsura niya. Ayan, kapag ka pinaghalo silang dalawa, medyo dark siya. Since dark nga kasi yung RTL baby face number 3, yung tretinoin. And then light lang yung RTL, yung white lang, clear lang yung eskinol na clear white. So, medyo magiging ganyan yung itsura niya. Tapos, normal lang siya, ganun lang din siya, parang yung normal lang na facial cleanser natin. And yun, ina-apply ko rin siya hanggang sa leg and hanggang sa bato ko. And so far, ayan, nagpantay naman yung kulay niya, pumuti talaga siya. Yun. So, I hope nakatulong to, and if gusto nyong itry or if you have further questions, just comment down below your suggestions or questions or inquiry about it. I can say na, yun nga, ito ang best facial cleanser para dun sa acne prone skin tsaka sa mga oily type of skin. Kasi, promise, yung hindi na siya masyadong oily yung mukha ko kahit pinagpapawisan ako. Pag pinunasan ko siya, hindi na siya, sakto lang siya, moisturized lang siya. Wala akong ibang in-apply during the experiment. Yun lang talaga, and yung soap lang is yung CY Gabriel na papaya. So yun, i-continue ko to, gagamitin ko siya hanggang sa makita natin yung total effects talaga niya. Pero so far, masaya ako sa nagiging effect niya kasi sa totoo lang, naging visible talaga yung redness niya after yung downtime. Nung nagbalat-balat na siya, nag-exfoliate na siya, nawala na yung pagbabalat, new skin na siya, so maputi na, tapos nagmukhang healthy yung skin natin. So yun, natutuwa ako sa kanya. And right now, gumagamit na din ako ng aloe vera gel after nung downtime kasi ayoko lang siyang sabayan. So, nung time na hindi na siya nagbabalat-balat, okay na siya. Nakita ko na parang nag-rosy cheeks lang tapos pumuti na, nag-glow na yung mukha ko. Yun, nag-start na rin ako mag-moisturizer which is yung Nature Republic nga na aloe vera gel. Ginagamit ko siya at least twice or thrice a week. So, yun. I hope na nakatulong sa inyo to para dun sa mga namoproblema, sa mga acne-prone skin, ganyan, and sa mga oily type of skin. So, mga problema, pwede na siyang itry. Safe naman siya. I've tried it. Nakita niyo naman sa video. Yun, safe naman siya. Kaya nga lang, medyo ang downtime lang niya is mahaba or matagal. So, tiis-tiis lang. And also, don't forget nga yung sunblock habang nag-downtime siya or habang nagbabalat yung skin. Kasi very important siya. Yun, very important yung sunblock para of course, hindi magka-melasma or hindi masunod yung skin natin. So, yun lang. That's it for today's video. Again, thank you very much for watching. And again, please do subscribe to my channel and click on the notification bell below for more videos like this. Yun lang. Thank you. God bless till our next video. Bye!